ngayon ay racket lamang ang mayroon tayong sasakyan para naman makalabas papunta sa kalawakan. Ito ay upang maghatid ng pagkain sa mga astronaut at obserbahan na rin ang nagaganap sa malawak at tila ba walang katapusang kalawakan. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na unti-unti nang inaalam ng mga scientifico ang mga paraan upang makabuo ng mas advanced na uri ng mga sasakyan. Ito ay maaari daw na makapagdala sa ating mga tao sa ibang planeta sa hinaharap. Kaya naman mga katinagalog, samahan niyo po ako at ating isa-isahing tuklasin ang 10 sasakyan maaaring gamitin palabas ng ating planeta sa hinaharap. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang space na elevator. Tama po ang inyong naisip, mga katinagalog, elevator. Kung nakasakay na sa elevator, ay malamang na alam na ang konseptong ito na iminungkahi naman ng isang Rusong siyentipiko na si Konstantin Tsikhovlovsky ng taong 1895. Ayon sa siyentipiko, napakadali ng konsepto ng elevator na ito. Kinakailangan lamang ng 4 hanggang 6 na tali na nakakabit na siya namang konektado dapat sa sasakyan na elevator. Ayon sa kanya na sa ganitong konsepto, ang elevator ay mabilis na makababiyahe papunta sa destinasyon na nais mapuntahan lang walang kahirap-hirap katulad na lamang ng buwan. Ayon sa mga siyentipiko na kung babiyahe gamit ang kotse papunta sa ating buwan ay aabutin lamang ng humigit kumulang sa 3 buwan. Kaya naman ang paglabas sa ating Earth papunta sa mga space shuttle na nag-aabang ay sinasabing aabutin lamang daw ng 30 hanggang 40 minutes na lamang. Tila ba mas matagal ka pang nakatayo sa bus sa tindi ng traffic sa EDSA. Dagdag ng mga taga-NASA na pinaplano ng itayo ang space elevator upang palitan ang delikadong rocket ship sa pagtatayo ng space station sa labas ng ating Earth. At kung inaakala na ito ay hindi magaganap, ang bansang Japan at China ay nagsimula na sa planong ito ayon sa Obayashi Corporation sa Japan. Sa taong 2045 at 2050 ay ganap nang tapos ang space elevator na kanilang sinisimulan na nagawin. Iba talaga ang House of the Rising Sun. Number 9, ang Sky Hook. Ang pinaliit at pinakakomplikadong bersyon ng space elevator ay ang Skyhook. Isipin na lamang na may isang pamingwit o tali na nakataas sa ibabaw ng Earth. Kung nalilito pa sa konseptong ito, ay isipin na lamang ang kwento ng Jack and the Beanstalk. Diba ang halaman ay nasa taas ng kalawakan at ang pinakaugat naman ito ay nakaturok sa lupang pinagtanimnan. Ganito rin ang konsepto, mga katinagalog, ng Skyhook. Ngunit ito naman ay gagamitan ng rocket para naman maikabit sa sasakyan o bagay na kinakailangan na puntahan. Medyo masalimuot ang konsepto ng Skyhook, mga katinagalog. Pero ayon sa NASA, sa oras na ito ay mapulido, ay magkakaroon tayo ng kakayahang pumunta sa iba't ibang planeta, maging ang mga asteroid, upang ito ay ating mabusising pag-aralan at panandali ang mapuntahan. Kakaibang tourist destination, mga katinagalog. Number 8, ang space gun. Isa pa sa nag-aatikabo at naglalagablab na paraan daw na naisip ng mga bright na mga siyentipiko kung paanong makapaglalakbay papunta sa kalawakan ay ang tinatawag naman nila na ang space gun. Ayon sa NASA, isa ito sa mga konsepto na kailangan nilang alaming maigi kung paanong maaayos na maisakatuparan. Tila ba ang isang bagay ay ibabala ng NASA mula sa lupa papunta sa kalawakan kung saan ang trip nito na mapuntahan. Isa sa medyo okay na napatunayan ay pwede ito sa kagamitan o mga package na nais ipadala sa kalawakan. Ang inaaral ng NASA sa ngayon ay kung paano ang isang tao ay
tila ba maibabala sa higanteng Malacañón na ito nang sila naman ay hindi maging pinipit na lata dahil sa tindi ng kakalabanin naman nila na puwersa. Sa binuong prototype ng mga siyentipiko o sa madaling salita ay practice na model, ito ay dapat na nakatayo sa may equator kung saan medyo tahimik ang katubigan at hindi gaya dito sa Pilipinas na binabagyo ng todo-todo. Ito ay nakabaon sa karagatan ang buo nitong katawan at tanging ang bibig lamang ng higanteng Malacañong instrumento ang nakalabas. Saka sinubukan nila na magbala ng kagamitan sa space na siya namang matagumpay na nangyari sa napakabilis din at mas matipid na paraan. Kaya naman excited ang mga taga-NASA na matuklasan kung paanong ito ay gagana kung tao na ang ibabala. Medyo sa konseptong ito, natatakot ako, mga katinagalog. Number 7, ang mass driver. Ang ideyang ito ay naisip ng maalam na engineer na si Dr. George Mays at Dr. James Powell. Ito ay nang taong 2012. Lumabas ang mainam na ideyang ito. Ayon sa engineer na mass driver, ay tatawagin nila ito na ang Star Tram. Ayon sa konsepto ng mga inhinyero ng tren, na ito ay gagana gamit daw ang magnetikong teknolohiya na siya namang ginagamit na ng mga makabagong tren katulad ng bullet train na nasa Japan. Sa pamamaraan daw na ito, hindi nagagamit pa ng gulong ang napakabilis na mga bullet train. Tila ba dahil nga sa magnetiko, ang mga tren ay dumudulas na lamang sa dinaraanan nito, kaya ito ay mas mabilis na makakarating sa pupuntahan. Dagdag ng inhinero na kinakailangan lamang ng tube o mga tubo kung saan ito ay magsisimula sa kalupaan at dahan-dahang paakyat sa kalawakan. Gamit din ang bakal na tila tulay na magsisilbing hahawak sa tubo na siyang daraanan ng napakabilis na tren. Isa ito sa mga binubuo na ng mga bansang mayayaman. Ayon sa kanila na ang maliit na bersyon nito ay kaya lamang magdala ng kargo at umaabot sa $20 billion o katumbas ng 950 bilyong piso ang katumbas. Samantalang ang pampasahero namang sasakyan na bubuoin ay magkakahalaga ng $60 billion o katumbas ng 2 trilyon. Ito ay upang masakyan nating mga normal na mga tao. Kasama sa plano ng mga mayayamang mga bansa at tao sa buong mundo ay magtayo ng tren papunta dito sa Earth patungo sa buwan upang doon malamang ay makapagbakasyon at makabisita. Naghahay na ang bansang China. Number 6, ang launch loop. Ang version ng Mass Driver 10 na pinakomplikado lamang ng mga bansa na trip na pahirapan ang isip ng mga normal na taong katulad ko ay ang launch loop. Sa version nito, mga katinagalog, imbis na rektang tren at tubo ang gagamitin katulad na lamang ng mga maalam na engineer, sa bersyong ito ay kailangan gumawa ng magnetikong tulay na lalagpas sa kalawakan. Saka naman sa pinakamataas na parte ay ibabala ang nais na pumunta sa kalawakan papunta sa spaceship na nakaabang naman sa kanila. Ayon sa mga nakaisip nito, natira ba roller coaster ang konsepto nito? Ngunit naputol ang pangarap ng mga nakaisip ng launch loop nang malaman nila kung gaano kagastos ang trip nila na mangyari. Ang launch loop ay katulad ng tren na ginagamit ng magnetikong daanan. Ngunit imbis na diretso, sa dulo ay ibabala pa ang magiging karga nito o mga pasahero para makarating sa pupuntahan. Nag-aalangan ako sa trip nila, mga katinagalo. Number 5, ang catapults. Sa pinadaling salita ay ibinabala sa tirador. Ang konseptong ito ay tatawagin na ang spin launch. Sa ngayon, ang eksperimentong ito ay pangunahin na gagamitin sa pagpapadala daw ng mga supply sa mga astronaut na nakatira sa International Space Station. Sa mga pagsubok na ginawa ng NASA na sa ganitong paraan ay mas magiging mura ang pagpapadala ng mga bagay sa kalawakan. Ang bilis na naitala ng NASA ay umaabot sa 4,800 kilometers per hour. Ngunit tila ba nawawala ng gana ang mga taga-NASA sa ganitong idea dahil napatunayan nila sa kanilang pag-aaral na tila ba mas hindi ito epektibo kung ikukumpara sa mga rocket na siya namang ginagamit na ngayon upang makapagpadala ng mga pagkain at supply sa International Space Station. Number 4, ang lobo. Isang
kumpanya na tinatawag na ang Worldview ang tila ba nakaisip ng isang simple pero medyo makatotohanang paraan para naman daw makapaglakbay ang tao sa malapit na kalawakan. Ayon sa kanila na maaari itong ma-achieve o maabot sa pamamagitan ng simpleng pagpapalipad ng lobo na gawa sa helium. Ayon sa kanilang konsepto na ang lobong ito ay paliliparin ng isang piloto at ito ay maaari maglaman ng 6 na turista o mga pasahero. At tila ba isa sa katuparan nga talaga ito ng kumpanya dahil kamakailan lamang ay naglabas sila ng presyo o halaga kung magkano ang gagastusin sa kakaiba at sophistikadong paggagalang ito. Ayon sa kanila na kung nais masilayan ang kalawakan ay kailangan lamang na magbayad ng $75,000 o katumbas naman ng 3.5 milyong piso. Ito ay para sa 6 na oras na paglalakbay sa labas ng kalawakan. Kung inaakala na ito ay hindi magaganap, nang ika-18 ng June 2014 ay matagumpay silang nakapagpalipad ng kanilang lobo. Ayon sa kumpanya na may mga kaukulang silang pag-iingat na ginagawa, kaya daw huwag mag-alala na babagsak ang lobo sa kalupaan. At sa oras na pababa na rin ito ay may nakahanda daw na gamit upang maayos na makabalik sa kalupaan ang mga pasahero. Kaya naman inaasahan na malamang ay may mga tao na kahit hindi astronot ay makakarating sa kalawakan basta may sapat lang na pambayad. Medyo ninenervous din ako sa isang ito, mga katinagalog. Number 3, ang eroplano. Ang ideyang ito ay nagsimula sa mga isipan nila Charles Bombardier at Joan Garcia Mansilla. Ayon sa kanila na gamit ang espesyal na eroplano at ang tinatawag nila na ang Paradoxo na isang supersonic, hypersonic na eroplano na ginagamitan ng makina ng isang jet ay maaaring makatakas sa hila ng gravity ng ating Earth papunta naman sa lawak ng ating kalawakan nang walang kahirap-hirap. Ayon sa kanila na sa oras na nais nang bumalik sa Earth ay maaaring ibalik ang jet sa pagiging normal na eroplano para naman safety daw na makapag-landing sa kalupaan. Ipinaliwanag ng dalawa na sa kanilang konsepto, ang makina ng jet na ito ay maaaring maging isang rocket na siya naman mabilisang magtutulak sa sasakyang ito upang makatakas sa gravity na mayroon tayo dito sa Earth. Dagdag nila, maaari itong gamitin bilang mabilis na paraan ng pagbiyahe sa anumang parte ng mundo. Kanilang hinalimbawa na kung galing sa estado ng California sa bansang Amerika at nais na pumunta naman sa Sydney sa bansang Australia, sa normal na araw ay aabutin ito ng 14 na oras. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang iminumungkahing sasakyan ay aabutin na lamang daw ito ng 3 oras. Ayon sa 2 maalam na mga inventor na kung ang kanilang ideya ay magkakatotoo ay ilang minuto na lamang ay masasaksihan ng mga pasahero ng kanilang pambihirang eroplano ang ganda ng kalawakan. At kung may mga magtitiwala sa kanila at gagawing katotohanan ang kanilang imbensyon sa malapit na hinaharap ay mas ma-appreciate daw natin ang ating bilog na mundo. Medyo exciting ang isang ito, mga katinagalog. Number 2, ang orbital na singsing. Hindi naman ito basta-bastang singsing, mga katinagalog. Ang konseptong ito ay tila ba itatayo ang singsing palibot sa Earth, manggagaling ito sa iba't ibang panig ng mundo at bawat bansa ay magtatayo ng kanilang sariling pundasyon na siya namang iikot nga sa ating Earth palabas sa kalawakan upang makabuo ng isang singsing nang magsisilbi bilang ang daanan. Ang magiging sasakyan sa konseptong ito, mga katinagalog, ay ang mabilis at makabago daw na uri ng mga elevator. Ang konseptong ito ay iminungkahi ng isang napakatalinong tao na nabuhay sa mundo. Ito ay walang iba kundi si Nikola Tesla. Ito ay kanyang sinabi ng taong 1870 pa. Tumabang naman ang mga bansa sa nasabing idea dahil sa tindi ng gastusin ng pagbuo ng planong ito. Ayon sa kalkulasyon ay aabutin ito ng $31 trillion o katumbas naman na nagkakahalagang 1.47 trilyong mga piso, Sus Maria Jose. Ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga siyentipiko dahil kamakailan lamang ay may nakapag-interes na buhayin ang idea at ilagay na lamang sa buwan o di naman kaya daw ay sa ibang planeta upang doon daw ay makalabas at makapasok ang mga tao ng mas madalian. Isa ito sa mga dapat abangan, mga katinagalog. Number 1,
ang Space Fountain. 6 na tao ang pinanggalingan ng ideyang ito. Kasama sa mga nag-umpisa ng paraang ito ay si Robert L. Forward. Sa sobrang seryoso nitong si Robert ay isinulat pa niya ang ideyang ito sa libro na pinamagatan na ang Indistinguishable from Magic. Ayon sa kanya na ang Space Fountain ay gagana katulad sa kung paano ang normal na fountain na makikita natin sa madalas sa mga parke katulad ng luneta ay gagana. Maigi nilang ipinaliwanag na mula dito sa lupa ay kinakailangang tila ba may hugis yun na pinagmumulan ang sasakyan at sa kalawakan naman ay may isa ring parehong hugis na paglalandingan at gamit ang tinatawag na mga magnetikong peleto ay itutulak nito ang sasakyan sa pinagmulan papunta sa kalawakang patutunguhan. Okay naman sana ang konseptong ito, dangan nga lang ayon sa mga inhinyero na ang pagpapasahim papawid o pagpapasakalawakan ng konsepto nila Robert and Friends ay napakamaaksaya sa enerhiya. Dagdag ng mga eksperto na sa mahal ng enerhiya ngayon ay tila ba ito ay matinding pag-aaksaya. Ito ay sa kadahilanan na ang katumbas ng isang beses na paggamit ng Space Fountain ay katumbas ng konsumo ng enerhiya ng isang buong syudad. Kaya naman kahit pamakatotohanan ang proyekto dahil sa usaping energy ay natatabangan ang mga sponsor sa sinasabing Space Fountain nila Robert and Friends. Sa inyong palagay mga katinagalog, alin sa konsepto ng spaceship at sasakyang pangkalawakan ang malamang na malapit na magkatotoo at bakit? Isulat lamang ang inyong comment sa comment section sa ilalim at akin naman po itong babasahin. At yan ang biyahe papuntang ibang planeta. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita po tayong muli sa isa pang makabuluhang mga talakayan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin po kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all. Road to 1 million po tayo, mga katinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, and peace out!